Hi, welcome back to my channel. Sa mga bago pa dito sa aking YouTube channel, guys, ako ang inyong kunyang na Hong Kong. Don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. Ayan, guys, pasensya po sa lahat ng mga nagme-message sa akin sa aking Facebook page. Ayan, dahil busy po talaga ako, guys, nag-iimpake kasi kami. Kailangan matapos namin before mag-October 2. Kasi, guys, ang mga employer ko aalis na. Ako din, aalis na rin. Ang employer ko ay pupunta na sa, magmamigrate na sa Australia. At ako naman is magbabakasyon sa Pilipinas. Pagbalik ko naman dito, another new employer na naman ang aking papasukan. So before that, kaya sorry po ha sa lahat ng mga hindi ko na-reply. At don't worry po, minsan po kasi pag hindi rin busy ang aking moderator na si Vizel, siya po ang magre-reply sa inyo. Kaya pasensyahan nyo na po kami kung busy talaga. Ganun talaga ang mga kunyang dito, wala pong sariling oras. At yun, guys. Gumawa ako ng video na to kasi this week talaga sobrang stress ako. Haggard na haggard, bukod sa pagod. At ayan, nandiyan na po yung napaka, ano ko, yung stress talaga sa mga nangyayari. Ganito po kasi yun, guys. Since na terminated po ako due to relocation, kailangan kong magbago ng aking mga documents. Ayan, mag-start sa kontrata, mga ano pa ba yung mga visa, ganyan. Kaya lumapit po kami kasi dati pag nag-ano ako ng kontrata ko, nagre-renew, ako lang talaga ang naggumagawa. Ako lang ang pumunta saan-saan, sa immigration, sa consulate, magpasa ng aking mga requirements para magkaroon ako ng verified contract for recontract. Yan. Since na bago ang aking employer, dahil terminated po ako, kailangan naming lumipat. Kasi sinabi ko naman sa employer ko, pareho lang naman ang process, pero parang doubt siya, kaya for safe, para okay, smooth lahat. Lumapit kami sa agency kung saan ko kayo nire-refer. Iba kasi, dahil first time namin lumapit dahil sa bagong employer, local na kasi ang ano ko, ang status ko dito, local helper. Ayan, bulol. kaya, hindi ko alam kung ano ang process sa kanila. Hindi ko po, bahala sila, basta ako, dahil lumapit na kami sa agency, akala ko okay na. Noong time, Monday ata yun or Tuesday, nag-book kami ng ticket. At saka nakalagay doon OFW. So, pag i-click pala yung OFW, lalabas yung OEC hinihingian. E, paano po ako makaka-uwi kung wala akong OEC? Doon po, nagpanik kaming mag-amo dahil wala na pong oras para ano mag-extend or ano pang gagawin. Dahil napag, ano na talaga namin, usapan namin sa October, baalis na talaga kami dito. Medyo paus talaga ako. Pasensya na. Ayan, haggard ang mukha ko, paus pa. Ayan. And, ang dami ko na pong talagang mga tanong. Tinawagan namin ang agency. Bakit? Ano, kailan ako kukuha ng, kailan mag-verify yung aking kontrata, at saka sinabi pa na ako mismo ang kukuha sa, mag-walk-in sa, or kukuha ng aking OEC sa Polo or OWA, like that. Isa lang, isang building lang kasi yan sila. So, sinabi ko, bakit kami ang kukuha, bakit ako ang in-person pupunta doon, nagpa-process naman tayo sa kanila, ganyan-ganyan. Yung tinawagan ng aking amo ang agency, ganito, sinabi ganyan, mag-antay ako na mag-verify yung kontrata ko after siguro October 17, ang pinag-usapan namin October 5. Grabe, grabe guys, sobrang hindi ako nakatulog nun. Parang may extend pa ata ang aking ano, ang aking uwi na pinagplanuhan na talaga na sabay kami lahat uwi. Kaya yon, ang ginawa ko dahil terminated nga ako, ang lahat ng mga nakaka-relate dito, makaka-relate dito ang mga mati-terminate or na-terminate. Guys, kung marami kayong mga tanong, kung wala kayong maiintindihan, panoorin po ninyo ang videong ito dahil dati po kasi guys, sinabi ko lang na kapag may mga problema kayo or terminated na kayo or undas pa termination, pumunta kayo sa Polo, hindi ko pa kasi naranasan yan. Pero okay po guys, na talagang tama yung mga sinasabi na pumunta talaga kayo sa Polo, hindi po yung magtanong-tanong lang kayo. Mas maganda yung na-experience ninyo mismo ang mga kung ano ang process. So dahil sa OEC na yan, nagkagulo-gulo na. So ang ginawa ko, nag-decide ako na pumunta. Dahil marami talaga akong itatanong sa, ano, sa Polo, dito sa Hong Kong, kaya ito po ang gagawin ninyo guys. Una, kapag may marami talaga kayong mga tanong na hindi nyo talaga, hindi magpapatulog talaga sa inyo, nagko-cause ng stress sa inyo, pumunta po kayo sa Polo, Hong Kong. At ito, inisip ko kasi pag pumunta ako, magtanong-tanong ako, baka bad, alam naman natin na pangit yung mga impression natin sa mga staff, kung saan-saan, kung ang Pilipino mismo, hindi naman nila lahat ha. Yun, karamihan kasi naririnig namin dito. Ayan guys. Kaya ito po ang advice, makinig po kayo. If ever na gusto ninyong magtanong sa Polo, ang gagawin po ninyo guys, or kahit saan-saan kayo pumunta, halimbawa ako, terminated, kailangan ko talagang mag-start na naman. So magtatanong po ako guys, ang ginawa po, ang dami kong tanong dahil
bukod sa terminated ako, one employer, nakaano ako, naka 5 years akong mag-ano sa kanila, nagtrabaho, straight po yan. So marami po akong mga tanong about sa long service, yung mga claims ko. Kaya ang ginawa ko, dahil sa ang dami kong mga tanong sa isipan na gustong-gusto kong masagot mismo ng mga staff ng mga taga-Polo, nilista ko guys. Ito po ang pinakamagandang gawin ninyo bago kayo pumunta sa mga sa Polo. Ayan guys. Pagdating ko doon sa opisina mismo, ang dami po ng mga problema talaga sa Polo OWA. Yung mga dumudulog sa kanila. Kaya minsan, maisip natin na talagang pagod sila. Ayan, pwede rin natin silang intindihin kapag minsan namamalditahan nila tayo. Pero hindi ko, ito po yung scenario. Pumunta po ako doon. Busy sila lahat. Wala akong makita na mag-a-assist sa akin. Kasi hapon na rin. Tapos may nakita akong guy. Ang ganda ng pag-ano niya, yung staff doon. Ang ganda ng pag- yung entertain niya sa akin, at saka busy rin siya, pero in-entertain niya pa rin ako. And pinalagbok niya ako doon. And merong lumabas na bakante na siya, tapos na siya sa parang mga nagreklamo na kagaya natin, na Pinay, yung kabayan natin, kababayan natin, ayan. Ano niya ako, in-entertain niya ako. Shout out sa'yo, ate. Ayan. Binasakto lang yan. Sabi niya, anong concern mo? Sabi ko, ate, ganito, ito po yung concern ko. Oh, yeah. Sabi niya, kasi nakita niya talaga na may daladala akong listahan. Okay, basahin mo lahat-lahat ng mga concern mo and then isa-isahin natin. Ayan, parang feel ko, okay. Ay, unang impression ko sa kanya, parang naman tumaldita. Bahala ka dyan. Basta ako, binasa ko. Tuloy-tuloy yan. Ayan, halika ate, pumunta tayo dito sa labas. Ayan, umpisa na, parang nasisense ko na may tono yung ano niya, Bisaya siya. Ah, Bisaya ka pala. Sabi ko, ate, Bisaya ka. Ala, nagmamarites na ako. Dahil Bisaya siya, Bisaya din ako sa mga hindi pa nakakaalam dyan. Bisaya po ako, guys, Cebuana, Cebuanang Dako po. Shout out sa lahat ng mga Cebuanang Dako. Ayan, Cebuana si ate. Ate, thank you so much. Ang galing-galing niya talagang mag-explain. Ito, binasa ko sa niya ang aking computation sa long service at saka sa unused annual leave, ganyan. In-explain niya sa akin yun doon. At saka pangalawa kong concern is booking sa ticket kung wala ba akong OEC, makaka-uwi ba ako, yung mga ganyan, mga requirements pag-uwi, at saka ito rin, need ko ba mag-PCR test? Lahat po yan, guys, ay in-explain niya isa-isa. So dahil sa ang dami-daming mga nagtatanong na sa kanya, at saka parang nagkukwentuhan kami the way na inano niya, yung pag-explain niya sa amin, marami na, talagang maiintindihan mo sila. Ayan guys, shout out sa lahat ng mga taga-Polo. Ang bait po ninyo, iba po yung pagkakaintindi ko or mga naririnig ko dyan na ang mga staff na mga ano natin, ganito ganyan, masungit sila, naninigaw. Ang bait po ng mga taga-Polo OWA. Ayan. Wag na wag po kayong mag-hesitate na pumunta sa kanila dahil ang bait-bait po nila. I-entertain po nila kayo. Isa pa dahil busy si Ate Bisaya, nakahanap ako ng isa pang Bisaya na staff. Ayan, ito si Ate Ganda. Bukod sa maganda siya, Bisaya siya. Ang galing niya rin mag-explain. Ituturo niya sa iyo kung ano yung mga kailangan mong gawin, lang mga BM online na yan, mga online-online sa OEC. Ituturo niya yan step by step. Tapos gusto mong i-retrieve yung mga dati mong account sa BM mo, sa OEC, tuturuan ka niya. Mauupo talaga yan siya sa harapan mo para i-instruction niya sa iyo, ganito ang gagawin. Para mapadali siya ni mismo ang gagawa. Grabe, ang bait po ng mga taga-Polo. Ayan guys, kaya tayo mga na-terminate, mga maraming mga concern sa ating mga amo, pumunta po kayo sa Polo, wala pong lahat po ng mga tanong nyo sasagutin nila at ang bait talaga nila. Yun talaga, saludo po ako sa inyo mga taga-Polo. Ayan, dahil nasagot nila ang aking mga katanungan, umuwi po ako dito sa aming bahay na grabe para akong lumilipad sa Alapaap dahil lahat ng mga tanong ko, yung mga hindi nagpapatulog sa akin sa buong gabi dahil yun nga sa OEC na yan, kung makaka-uwi ba talaga ako sa Pilipinas kung wala akong OEC. First time ko kasi talaga guys na uuwi na ganito, na nagka-problema ako sa aking mga papers. Yun nga kasi bukod sa ang aking visa lalabas pa sa October 2, kaya hindi ko pa alam. Kaya ito, uuwi ako na walang OEC, bahala na si Batman, basta nagpabook na ako ngayon lang, ngayong araw na to. Nagpabook na kami ng ticket. Hindi ko alam kung makakalabas ba ako sa immigration, lalapag ba talaga, ay makakalabas ba ako sa gate ng immigration na ganyan, na smooth, bahala na si Batman. Sa lahat ng mga nanonood dito, kung ano ba talaga ang process pa uwi, kasi
kumpleto na to eh. OAC lang ang aking kulang. Kaya sana, you know, mag-comment po kayo din dyan guys, pampalakas loob sa akin. Kasi po, talagang, yun talaga ang nagpapaano sa akin, nagpapa-depress or na-stress ako talaga. Grabe, hindi ako nakakatulog dahil makaka-uwi. So kung makalabas ako dito sa immigration, paano na ang immigration dyan sa Pilipinas? Baka mamaya ma-hold ako, diba? Nandito na sa Pilipinas na ako, tapos hindi pa pala ako makalabas. Hindi ako maka, ayun. Yung mga ganun, ang daming aberya sa ganyan, sa iniisip ko. Pero sabi ko, malalaman ko lang to pag nandoon ako. Kaya guys, isi-share ko sa inyo kung ano, kung makalabas ba talaga ako sa Ninoy Aquino International Airport. Ayan, kaya ang isa lang talaga ang sasabihin ko sa inyo, kapag may mga reklamo kayo sa inyong mga employer, kapag may mga tanong kayo na gusto ninyong itanong, mas maganda talaga, lumapit na kayo talaga sa sa Polo. Ayan, lagi akong sinagtatanong, lagi akong nag-iisip sa OWA. Ayan, Polo, Hong Kong, na located sa Admiralty, hanapin nyo lang yung United Center, at saka nasa 29th floor sila, correct me if I'm wrong. Ayan guys, ito lang muna, hanggang dito lang muna, i-update ko po kayo kung sa October 5 pa ay hindi ako ma-hold ng immigration. Pasensya na po talaga, ignorante talaga ako, ayan, sorry sa word pero ganun talaga, ignorante talaga ako pagdating sa matakotin kasi talaga ako pag hindi kompleto yung, parang hindi ko sure yung aking mga papeles na pauwi. Ayan, ang sabi kasi ng ng Polo staff doon, okay lang naman daw uwi na walang OEC kasi terminated daw naman ako. Habang nag-aantay ng aking mga papers, uuwi ako. At saka ang ang advice nila sa akin, at saka ng agency, na uuwi ako, antayin ko yung aking verified contract, i-mail lang nila sa Pilipinas, sa Manila, kapag na-verified na, and then, ako na ang mag-asikaso ng aking OEC. Siguro okay lang naman yan para sa akin, as long as nasa Pilipinas na ako, nasa bahay na ako, wala na ako sa airport, wala na ako sa immigration. Okay na sa akin kahit na ako ang mag-asikaso lahat. No problem dahil ang ang POEA ba yun, bahala kayo dyan, di po alam. Basta magtanong-tanong lang ako, is malapit lang naman din sa amin. Sa cruising lang ata yun. Ayan, parang hindi ako taga Manila, hindi kasi ako gala. Dito lang ako gala sa Hong Kong. Ayan guys, sa lahat ng mga, kung may mga katanungan talaga kayo, yun lang talaga. Saludo talaga ako sa mga Polo, Hong Kong. Salamat talaga sa inyo. Shout out mga ati kong Bisaya dyan sa Polo, Hong Kong, at saka yung staff nila doon. At grabe talaga, hindi sa aking observation, hindi din basta-basta ang kanilang mga trabaho kasi maya-maya nagre-ring ang telephone, kailangan nilang asikasuhin din yun. Kahit yung si Ate Ganda na staff doon, inutusan siguro ng boss niya na magtimpla ng kape. Dahil sa mga kakulitan namin, nakalimutan niya guys. Nakalimutan niyang bigyan ng kape ang kanyang boss or kung sino man yung nag-ano sa kanya. Kasi minsan kasi, nagtutulungan yan sila, timpla mo ako ng kape, ganito-ganyan. Parang nakikita ko doon sa kanila yun. Ang happy naman nila. At saka akala ko hindi nila ako maasikaso kasi hapon na. Diba, from morning, busy na yan sila, puno na yan, marami nang nakapila para asikasuhin nila doon. Lalo na sa case nila, sa opisina nila, puro problema ang inaasikaso nila. Inisip ko, hindi nila ako i-entertain ng maayos. Dahil hapon ako pumunta, 3 o'clock yun. Parang diba, haggard na yan sila. Pero, ayan, ang ganda. Kahit na, kahit na pagod sila, fresh na fresh ang kanilang mga mukha para i-entertain tayo. Okay, thank you so much. Ayan lang po muna ang aking ma-share sa aking experience ngayon dahil ayan, kailangan talagang huwag po kayong mahiyang magtanong. Wala namang bayad magtanong eh. Okay lang kung minsan matarayan tayo, at least naitanong talaga natin at tayo mismo ang nakakarinig sa mga sinasabi nila. Hindi yung sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan. Hindi natin alam ang exact information na sa mga tanong na gusto nating marinig. Okay guys, thank you so much. Don't worry kapag pag successful tong uwi ko, mag-update ka agad ako sa inyo. Okay? At sa lahat ng mga nagre-request sa akin, nagagawa ako ng video about dahil sa mga my fear of height, yung ating isang viewer and subscriber na laging nakaabang sa aking mga video, sabi ko dahil hindi ko pa gumawa daw ako ng video pa, yung nagpupunas ng bintana, ipapakita ko daw sa kanila kasi hindi ko po siya masisisi guys dahil hindi pa naman nila, ninyo alam kung gaano kalaki yung mga bintana dito sa amin, kung gaano malulula ka, ayan. Iba na naman yung topic ko ngayon, pero isa sisegue ko na lang po. Ayan, don't worry po guys, as soon as hindi ako busy, sasaglitan ko po yung paggawa ng video na yan. At saka yung sa nagtanong din po sa akin, or na-promise ko po na gagawa ako ng video about sa severance pay, kung ano po yan,
Don't worry, lahat po ng mga concerns ninyo, mga tanong ninyo, or mga ipapagawa ninyong video sa akin, dahil marami po akong oras sa pagbakasyon ko. Dahil magbabakasyon ako October 5, ang balik ko pa guys is January 11. So marami po akong video na gagawin dyan. Mag-request lang po kayo guys, gagawin ko po hanggat alam ko at saka yung experience ko talaga. Dahil kapag na-experience ko po kasi guys, ang isang video na pinapagawa ninyo ay gusto ko kasi yung makatotohanan at saka clear and anong tawag nun, maipaliwanag ko talaga sa inyo ang totoo at saka ang detalye. Ayun, at saka yung ating ano, may nabasa po rin ako na comment na gagawa na daw ako ng video about how to withdraw ATM from Philippines at saka dito sa Hong Kong kung mag-withdraw ka dito, as long as hindi po kasi ako basta-basta makaano dito guys, mag-isa lang po ako, lalo na mahirap po gumawa ng video sa labas kung mag-isa ka lang, lalo na yung sinubukan ko kasi yung mag-withdraw dapat na sa ATM dito para ipakita ko ang step by step, kaso lang hindi ko po magalaw ang aking kamay, lalo naghahawak ko po ng camera or what, hindi ko po ma-explain or makunan na maayos step by step. Shout out sa iyo dyan ate viewer, ate subscriber, don't worry po. Basta, kapag may oras lang po ako, kapag may kasama ako sa labas, yung walang mga nagkapila sa likod ko, magpapakuha ako ng video, and then while I do it, while na igagawin ko yun, ipapavideo ko po step by step. Okay, wait. Kapag nag-apply po kayo dito sa Hong Kong, kailangan po talaga na matyaga po talaga kayo maghintay. Paswertihan lang po talaga ang mga nag-a-apply dito. Huwag po kayong umasa na makakuha kagad kayo ng employer. Para sa akin kasi guys, kapag inasahan mo yan, parang lumalayo yung swerte. Kaya kapag may nagme-message sa akin, ate, sana makakuha kaagad ako ng employer, sinasabi ko, huwag kayo mag-isip na makakuha kayo kaagad ng employer dahil ang pagkakaano ko talaga, nasisense ko talaga na parang lumalayo ang swerte sa inyo. Hayaan nyo lang po na ang swerte or yung employer or yung applications ninyo ay mapansin ng mga employer. Dasal lang po kayo guys kasi kung para talaga sa inyo ang Hong Kong, ibibigay yan as soon as possible. Okay, marulong lang kayo maghintay. Okay guys, thank you so much and bye-bye.